Isang mapagpalang araw mga karantso ko. Welcome back to Kuya Ranz TV YouTube channel. At eto, magbibigay ako ng reaction patukol ito sa naging pahayag ng organizer at tukol dyan sa nalalapit na maisog rally na gaganapin sa Bustos, Bulacan. Pero bago tayo magpatuloy mga karantso ko, kayo po'y aking inaanyayahan na sana po huwag kayong makakalimot na mag-like sa video ito at mag-subscribe na rin kayo kung bago pa lang kayo dito sa channel ko. Pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko. So, eto na nga mga karantso ko. No? Ayon sa mga organizers nitong maisog rally na gaganapin dyan sa Bustos, Bulacan, itong nalalapit na April 28, grabe pala ang ginagawa ng mga tambalustos, no? Pilit nilang hinaharang yung maisog rally na yan, no? Talagang gumagawa sila ng paraan. Pero mas magagaling ito mga organizers kasi kunung una ay hindi natuloy nung nakaraang April 19 na dapat sana merong magaganap na maisog rally, pero hindi natuloy dahil may humarang mga kababayan, mga karantso ko. Gumawa ngayon ng paraan itong mga organizers at sila po ay nakakuha ng isang venue, no, isang pribadong lugar na pagdadausan ng maisog rally. At eto na nga mga karantso ko, umeksena na naman itong mga tambaluslos. Ang ginawa nila, kinausap daw yung may-ari ng pagdadausan ng maisog, no, maisog rally sa April 28. At siguro, no, pinipilit nila, kinukumbinsin nila na huwag payagan na doon idaos ang ano, no. Kasi sabi ng organizer, ang ginawa daw, no, may mga dumating daw ng mga lalaki, no, siguro inutusan ni Tamba. Bahala na kayo kung sinong Tamba 'yon. Basta marami silang Tamba. Inutusan ni Tamba, no, na pumunta do sa may-ari nung venue na pagdadausan ng prayer rally. At pinaliwanag. Kasi may nagsasabi, no, wag daw doon ganapin ang maisog rally, sa ibang lugar na lang. Pero eto nga, no, matindi. Mas matatalino sa kanila ang mga organizers, no, dahil nga alam nila na may malayang makagawa ka ng ganyang klaseng pagtitipon, no, na hindi naman labag sa batas. Actually, ang layunin lang naman ng maisog rally ay para ipakita ang pagtutol, no, dyan sa napipintong gera, no, laban sa China. Kaya doon sa mga anti-Duterte o sa mga loyalista, pro-Marcos administration, makiisa kayo dyan sa prayer rally na yan. Kasi hindi lang naman yan para sa mga DD supporters, para yan sa lahat ng mga Pilipino. Kayo ba, gusto nyo ba na magkagulo, magkagera? Sa tingin nyo ba, hindi tayo madadamay sa gera na yan? So, ito mga karantso ko, pakinggan natin itong video clips, no, mula sa isang organizer ng maisog rally. Okay. So, yun po. Uulitin po namin yung panawagan. Ito pong panawagan na to, hindi lang sa lahat ng DDS. Ito po ay panawagan sa lahat ng Pilipino. Panawagan sa lahat ng Pilipinong may puso, nagmamalasakit sa ating bayan, sama-sama po natin ipakita ang lakas ng Luzon. Magtagpo-tagpo po tayo sa April 28 dito po sa bayan ng Bustos, Bulacan, para idaos po natin ang maisog peace rally. Sama-sama po natin ipagtanggol. Let us all defend our flag. So, narinig nyo yung naging pahayag ng organizer, ha? Ulitin ko, ha? Hindi para sa mga DDS lamang yung maisog rally na yan, no? Para sa buong Pilipino yan, o sa lahat ng mga Pilipino. Kaya doon sa mga pro-Marcos administration o sa mga loyalista, no, kung kayo ay
kontra din sa napipintong gyera na yan, makiisa kayo, manawagan tayo, no? Hindi yan para manawagan na patalsikin ang kasalukuyang administrasyon. Yan ay panawagan para, no, huwag naman ituloy yung napipintong gyera na yan. Nakakabahala na kasi, no? Actually, may narinig pa ako ano, balita. May audio na lumabas na tila ba naghihikayat itong ating presidente na ano. Pero sabi nga nila, fake news daw yun, no? At AI daw. So, tingnan natin kung talagang walang katotohanan. Pero sana talaga, wag naman sana na ano, gawin ng ating presidente na makipaggera dyan sa China. Wala po tayong kalaban-laban, hindi porket may mga puting itlog na kakampi sa atin, kaya na tayong maligtas, no? Sa gera, alam naman natin na wala talagang may nananalo dyan, no? Manalo man tayo sa China, ilang bilyong katao ang meron sa China, no? Pakakainin ng gobyerno natin yan. Matalo tayo, masakop pa ng China. Ikawawa tayo, di ba? Pero sa tingin ko naman, wala namang ganung intention ang China. Kasi kung naalala nyo nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Maayos naman ang naging relasyon ng China at Pilipinas. Di ba? So, dapat mas maganda kung daanin nila sa maayos na pag-uusap. No, kagaya nga ng mga sinasuggest itong mga mambabatas natin na kagaya ni ano ni Congressman Marcoleta, ni na Congressman Alvarez, di ba? At ng iba pang mga kilalang personalidad na tumututol din diyan sa ano sa napipintong gyera na 'yan. Ito pa isang video, mga kababayan, mga karantso ko. Panoorin natin ito. Ito'y tungkol naman, no, sa mga nais sumara nga dyan sa gaganaping maisog rally sa April 28. Maidaos. Ngayon po, nagtataka po kami nung una bakit nasa private na may pumigil pa rin. Ngayon, humanap po kami ng venue ngayon. Pangalawang private property. Nakipag-coordinate po kami ulit sa LGU, sa Provincial Police Office, para muling ipaalam na tuloy na po yung peace rally natin. April 19 po yun sa pagkakatanda ko. 2 o'clock ng hapon. Ngayon, ilang oras lang po nung ding araw na yon, tumatawag po yung may-ari ng property. At ang sabi po, mayroong dalawang SUV na pumunta. May tatlong lalaki po na naka-black jacket. Parang office jacket siya. At nakabaligtad yung ID. At ang sabi po, huwag payagang idaos ang maisog rally dun sa property nila. Kung gusto man nila idaos yung maisog rally, huwag sa Bulacan. Baka ika magaya sa governor ng Davao at sa mayor ng Cebu ang nangyari. So, na-threaten po yung may-ari. Baka iniisip niya, baka sa kanya i-blame pagka nagkaroon nga po ng problema. So, binawi po. Ngayon, that day din po, pinuntahan namin yung may-ari. Pinakita po namin lahat ng legal papers na ginamit po natin para maging legal yung ating pong isasagawang peace rally. Dahil sisiguraduhin po natin na ang mga nandito po sa harap, hindi po kami inililigaw. Tinuturo po sa amin yung tamang pamamaraan kung paano maging maayos, maging mapayapa po ang pagsasagawa nito. Kaya ikinalulungkot po nila na tinakot o hinaras yung may-ari. Kaya nung pinakita po yung mga documents, legal documents, napapayag naman po namin. Dahil naintindihan niya na legal naman pala. Dahil mayroon din po kaming papel galing sa may-ari na authority to use the property. Kaya lahat po dokumentado at areglado. Kaya ito pong mga ginagawa natin, sisiguraduhin po natin, wala pong nilagpasan na kahit anong tuldok sa ating batas. So, ayun, narinig natin, no? Talagang gumagawa talaga ng paraan ito, mga matambalus-lus na ito. At may panood nga akong isang video, no? Nabanggit nga niya kung sino yung nag-utos daw noong kwa na yon, no? Mga tao na yun na pumunta doon sa may-ari nung pribadong lugar na yon. At nabanggit nga kung sino, ano, si Secretary daw, Secretary
Benhor Abalos yata, kundi ako nagkakamali, no? Pero ganun pa man, mga kababayan, mga karantso ko, no? Eh, itong maisugrali, eh, tuloy na po, no? Huwag po kayo maniwala sa mga magpapakalat ng fake news na hindi matutuloy ang rally na yan. Tuloy na tuloy yan sa Bustos, Bulacan sa Abril 28. Kaya sana po, suportahan natin ito. Itong, kan? Ito po ay isang mapayapang rally. Wala pong magaganap na kaguluhan dito. Kaya lamang, magiging mahigpit sila dyan, no? Ipinagbabawal po na magdala ng backpack. Kaya kung kayo po ay dadalo, mas mabuting magdala na lamang kayo ng bag na maliit at huwag na kayo magdala ng backpack. No, suportahan po natin itong maisog rally na ito sa mga antay, no, sa mga loyalista. Sumama kayo, sumali kayo, no. Makiisa kayo. Huwag nang pag-usapan yung mga dami ng tao. Huwag nang ikumpara sa ano, kasi ang problema kasi sa mga antay eh laging ikinukumpara pagka nakita nila sa kuan, sasabi na nilangaw, no. Eh bakit pa kailangan pang ano, eh ang intention naman ng rally na yan ay para sa lahat, hindi lang sa mga DDS supporters. Ayun mga kababayan, mga karantso ko, salamat sa mga nanood itong video ito. Ipanalangin natin na naway maging payapa, oh, wala sanang may gumawa ng kaguluhan dyan sa Maisog rally na yan. Alam niyo naman, ilang rally na ang ginawa ng Maisog pero naging mapayapa kasi may mga balita daw na plano daw sa babutahihin, no, yang sa Bustos, Bulacan na yan. Wag naman sana, no. Yan naman po ay para sa lahat, no. Yan ay isang mapayapang rally. Hanggang dito na lang, mga karantso ko, ang aking reaction video. Ang inyo pong lingkod, Kuya Ranz TV. Kung kayo ay bago pala sa channel ko, huwag niyo po sana kalimutan mag-like, mag-subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. God bless. Bye-bye.